Ayan na, malapit po mga kalahati, mga 300 to 400 liters. Ayan na, nangunguna na si Team Chaong. Tingnan natin kung Hello, hello. Good morning mga kabikers. At andito po tayo ngayon sa Manaol Nagkarlan para po sa Manaol Lawagin Uphill Race. At ito po ang women mixed race. Nakamix po dito yung road bike at MTB. Makikita po ninyo ang ating mga manlalarong. Ito pong nakikita nyo ngayon, yan po ay rolling pa lang. Kumbaga, tinatawag natin sa crit na neutral pa lang. Ito po, yung nakapulang motor, yung nagbibideo po, yan po si Consi Jello. Isa po siya sa nag-organize ng race na ito. At pasensya na po kayo sa boses ko. Medyo may kunting ano tayo ngayon eh. Malat. Siya nga po pala, kung hindi pa kayo nakafollow sa ating Facebook at nakasubscribe sa ating YouTube account, sa ating YouTube channel, Julius Goes Biking Co. Julius Goes Biking po. Parehas lang po. At ito na po, yan. Nangunguna po ngayon yung ating mga malalaro po, yung naka-MTB na na bike at naka-pink po na jersey. Napakaganda po niya ni ate. Ayan o. Mako-close up po siya ngayon. Ayan po. Ang saya pa niya dyan. Naka-white na helmet. Naka-ano ba yan? Pink ba yan? Or naka-specialized na MTB. Nangunguna si ate. Sumunod yung naka-red. Ito po. Ayan, tingnan po natin. Ito, may sumunod po ng mga iba pang ano, naka-pink po si, na jersey si Janine Dauba. Ayan, may nakita po natin, meron ding taga Team Chaong, meron din pong taga Team Quezon, yung iba po. Ito, itong naka-dilaw na to, yan po ay Team Unico. Mga taga Kabuyao po 'yan. Ayan, nagsisimula na silang bumilis, nakabitaw na po yata, tapos na yata yung rolling. Itong makikita ninyo, oops, muntik pang magkasimplangan, buti na lang. Good call and good safety, nakaligtas siya. Kung hindi niyo po napansin, sumabit yung kanyang gulong doon sa hub nung ito, yung naka dark blue na jersey. Ayan, dikitan po natin, nasa likod pa rin si Janine Dauba. Ito po, ayan yung mga isang taga Team Quezon, ito po. Ayan, tingnan po natin yung iba, mga walang team dito, mga sariling mga ano po yan, mga sariling bayad sa paglalaro. Ayan, nangunguna pa rin po ang ating naka-MTB. Siya lang po yan. Tingnan natin kung siya lang ba yung natitira. Siya nga po pala, yung manlalaro dito, 12 lang silang sumali dyan. Mixed yung MTB at saka road bike. Ayan, kung ito nga po palang racetrack natin, ito ay 6 na kilometro at yung kanina, kung mapansin niyo kanina, naka-rolling pa lang yan. Simula dun sa starting point hanggang doon sa binitawa na, mga 1 kilometro. So, lalabas na mga 5 kilometro yung pinakang racetrack natin kung saan magpupukpukan sila. Pero ngayon, swabe pa lang yung takbo nila. Nangunguna pa rin yung naka-pink na MTB. Siya pa rin ang nagdadala. Siya pa rin ang nagtatrangko. Yung mga naka-road bike, chill-chill lang. Hindi pa sila kumakarga. Tingnan po natin kung sino ang kakarga mamaya. Ito po, ito. Tingnan natin, medyo madulas po yung daan kasi umuulan, umaambon, tapos aaraw. Pero buti ngayon, tumila yung ulan. Kaya mukhang maganda yung ating magiging laro dito, magiging safe. Tingnan po natin kung tutuloy-tuloy itong ulan na to, o ihinto, o aaraw. Ang gulo ng ating tawag dito ng ating panahon, pero ganda rin yan para hindi laspag yung ating mga manlalaro. Ito po, malapit na tayo dito sa lubak-lubak. Ayan, tingnan po natin yan. Nagsisimula silang magkargahan. Ito po, ayan o. Oh. Baliwala sa naka-road bike yung mga rough road. Grabe o. Oh. Ang tutulin, tinatayuan lang. Oh, itong naka-team Unico, magaling bumili ng linya. Oops. Dalawa po pala yung naka-MTB na sumali. Dalawa na yung nakita ko. Karamihan na so bali lumalabas. So far ang nakita ko ay 2 naka-MTB at 10 naka-road bike. Ayan, sundan po natin yung nangunguna. Yung unang breakaway group. Tingnan natin na naunahan na yung naka-MTB. Nauna na yung mga naka-road bike. Eto po, tingnan natin kung sino Team Unico. Isang naka... Oh, nakalimutan ko kung anong team noon. Tingnan natin kung sino nangunguna. Ayan po, Team Quezon, si Janine, at saka itong isang taga Team Chaong. Ito pong nasa kaliwa natin. Ayan, nagkumpulan ulit sila. Walang bumibira.
Ito, tingnan po natin. Dahan-dahan sila dito, nagpapahinga. Pagkatapos magkargahan, nag-iipon ng lakas. Ito po yung unang breakaway group. At naiwan na sa likod yung mga naka-MTB. Puro naka-road bike na yung mga nagdadala ngayon ng peloton. Ito, nagtatayuan po sila. Medyo tumarik yung gradient dito. Ito po, tingnan natin kung sino yung kakarga. Tingnan naman yung isang naka-MTB na hindi kasali lalaki. Naglakad na. Ito po, ito po. Ayan, makita ninyo yung taga Team Chaong. Siya yung nagdadala ngayon ng laban. Nakasunod po sa kanya ngayon si Janine. Tingnan po natin kung sino yung pangatlo. Kung di ako nagkakamali, taga Team Quezon yun. Tapos yung pang-apat ay si Mea ng Team Unico. Ito po, ito, shout out doon sa aking videographer, si Eric Pacundo. I-follow nyo po yung kanyang page, Pacundo Clicks Photography. Ayan, magaling pong maniniyot yan. Magaganda po yung mga pitik nyan. Paki-follow po yung kanyang page. Magaling din kumuha ng video. Ayan, no? Talaga naman. Lumalabas yung galing ng ating mga... At naipakita natin yung galing ng ating mga manlalaro. Ito po yung mga ibang manonood na mga lalaki. Sumasabay sa kaliwa. Tinitingnan kung sino yung lumalamang nangunguna at kumakamada sa ating mga manglalarong babae. Ayan, chill lang po yung breakaway group ng mga babae. Ito po, walang kumakarga. Nagpapahinga sila dahil medyo malayo-layo pa yung finish line. Ang tansya ko dito, mga around 3 kilometers pa. Oops, meron pong lumulusot sa kanan. Tingnan natin kung sino yun. Oops, nanguna yung taga-Team Chaong, kumakarga. Sunod si Janine. Oops, meron po, taga-Team Quezon. Meron nakapulang jersey. Ito po, yan po si Rosel. Nakasali din po yan sa Team Unico. Kaya lang, hindi siya naka-jersey ngayon na Team Unico. Ito po yung tatlo. Yung breakaway na tatlo. Sila po yung nagdadala ngayon. Si Janine, nakatago lang sa likod ng taga-Team Chaong. Yung taga-Team Quezon, nandun lang din. Passenger sila ngayon. Aha, nice move, nice move. Ang galing mo, Janine. Ang galing mo, taga-Team Quezon. Ayun, nagkumpulan ulit. Nagsimula nang tumayo yung taga-Team Chaong. Ito po, tingnan natin kung anong gagawin nila. Tingnan natin. Ito, tingnan po natin kung anong mangyayari dito. Tingnan natin kung maituloy niya to. Malapit na po tayo sa finish line. Around 2.5 to 3 kilometers na lang siguro yung natitira. Hindi ako nagkakamali. Ito po. Maganda tong lugar na to kasi maganda yung daan, makinis, maliban lang doon sa may tulay kanina na medyo rough road. Pero pagkatapos doon, okay na po. Tsaka kunti rin yung dumadaan ng mga sasakyan. Kaya safe din yung lugar na to. Ayan po. Ito, medyo tumataas na naman yung gradient dito. Tingnan natin kung may kakarga ba rito. Oops, merong isang pumunta sa kaliwa. Gagamitin, kaya lang naharangan ng motor. Hindi niya nagamit yung advantage na yun. Tingnan po natin kung paano nila titirahin ito. Buo na naman ulit, nakahabol na yung mga ibang manglalaro. Nakadikit na po, buo na yung team. Ayun, kumarga na po yung taga-Team Chaong. Tingnan natin kung sino sumusunod. Oops, sumunod yung taga-Team Quezon. Nandun pa rin sa likod niya si Janine. Si Janine, hindi siya nangunguna. Ang trangko natin ngayon, taga-Team Chaong, siya talaga yung nagdadala. Makikita natin yung galing dito ni Janine. Hindi siya nagpapakapagod, ginagamit, nagpapasahero lang siya. Sa taga-Team Chaong, ginagamit niya yung kanyang galing dito. Tingnan natin kung kakayanin ba ng taga-Team Chaong na dalhin sa panalo, sa kampiyonato, yung lead na to. Kaya lang, dikit na dikit, maraming pwedeng mangyari sa laro pa na to kasi malayo-layo pa, mga 2 kilometro pa. O nga around ganon yung natitira pa bago tayo makarating doon sa finish line. Tingnan po natin kung ayan, huminto na naman, nagpahinga ulit sila. Rolling na medyo tawag dito, palusong ng konti itong area na to. Relatively flat to palusong. At nagpapahinga sila para sa pag-atake. Kasi pagdating po doon sa finish line, talagang uphill po yun at medyo mataas-taas din. Siguro around 5 to 10% gradient yung lugar na yon.
Kaya nagpapahinga sila dito bago umatake. Ito malapit-lapit na po. Siguro mga 2 kilometro, 1.8 kilometers na lang natitira. At naandoon na po tayo sa finish line. Ayan, nakahabol na yung mga nasa likod. May mga sumusunod pang iba na mga nagbibideo rin. Shout out po sa inyo mga sir, mga ma'am. Eto po, lumayo tayo sa kanila para mabigyan natin ng magandang buwelo yung mga manglalaro natin at hindi tayo makasagabal sa kanilang diskarte kung paano atakihin itong karerang ito. Tingnan po natin kung paano lababanatan to. Ayan. So malapit-lapit na po tayo at tingnan natin kung paano nila gagawin ang kung paano nila titirahin itong climb dito. Ayan, kita nyo, medyo flat pa rin yung ating relatively flat pa rin yung ating kalsada. Ayan, tingnan po natin. Shout out sa iyo kuyang nakamotor na white at sa mga angkas mo. Talagang loaded ah. Ayan oh, kumakarga na po yung taga sino ba to? Taga Team Quezon ba yan? Hindi ako nagkakamali, pasensya na po kung mali. Ayan, medyo chill pa rin yung kanilang padyak dito at wala pa rin umuuna. Meron pa rin mga sumasakay sa kaliwa ng mga ibang rider na hindi naman kasali, mga lalaki. Huwag na po kanyang gawin yan kasi hindi po maganda yan. Maaring makasagabal po yan sa ating mga manlalaro. May sumasabit-sabit pa. Eto po, nagsisimula ng tumarik yung ating kalsada. Eto po mga around 1.5 kilometers na lang at nandoon na tayo sa finish line. Malapit na po tayo. Tingnan po natin kung sino yung magdadala, kung sinong susungkit ng kampeonato at mananalo sa unang palaro ni Aaliyah Rose Jane and Kuya Jello uphill race dito sa Manaol, Lawagin, Nagkarlan. Eto po. Ayan, nagkakargahan na. Ayun na, nangunguna na naman po yung taga Team Chaong. Sumusunod si Janine. Nakatutok lang, hindi niya inuunahan. Eto po, matarik na. Makikita ninyo, tumataas na po. Eto na. Dire-diretso po yung taga Team Chaong. Eto po, oh. Nakalamang siya, kaya lang dikit na dikit pa rin. Ito, nangunguna na si Janine. Ayan na, nanguna na siya. Hindi na niya pinapayagan na makalusot pa. Ayan po, medyo palusong ito. At malapit na po tayo doon sa final climb. Lulusong ng konti, tapos aahon. Ito po, nakatingin si Janine. Chine-check niya kung kaya bang sungkitin pa sa kanya. Kailangan niya nang ituloy-tuloy ito kasi malapit na. Kita na naman yung hita ni Janine. Talagang grabe oh, solid na solid yung power. Ito, nakadikit po yung taga Team Chaong, sinusubukan yung sungkitin at bawiin kay Janine yung lead. Pero eto po, tuloy-tuloy lang yung padyak ni Janine para manalo sa labanan na ito. Dikit na dikit po yung labanan. Tingnan po natin kung kaya bang dalahin ni Janine itong lab. Oops! Ayun na, nanguna na. Mukhang nauubusan na rin ng gasolina yung taga Team Chaong. Tuloy-tuloy na si Janine. Tingnan natin kung kaya ba niyang dalhin sa kampiyonato o masusungkit pa sa kanya o mapipisibol ba siya ng taga Team Chaong. Ito po, ayan, dumidikit yung mga nasa kaliwa at kanan. Pinipwestuhan nila si Janine. Tingnan natin kung mananalo, kung sinong mananalo sa labanan na to. Ito po, malapit na, ayan na, malapit po mga kalahating, mga 300 to 400 meters. Ayan na, nangunguna na si Team Chaong. Tingnan natin kung madadala ba niya to at mananalo ba siya. Ito po, ito po, ito po. Ayan, hindi pumapayag si Janine at mapapipilitin niyang ilusot ito. Yun, naunahan na ni Janine yung taga Team Chaong. Tuloy-tuloy na ba to? Tuloy-tuloy na ba yung panalo niya? Ito na, makalayo na talaga, nakaalagwa na si Janine. Mukhang champion na. Uy, champion si Janine, congratulations. Ayun po, ang champion po ng appeal race na to si Janine. Sunod po yung taga Team Chaong. Ilalagay po natin dito sa susunod na mga video yung pagkakasunod-sunod ng mga nanalo, yung top 10. Ito po, taga Team Quezon, kung di akong nagkakamali doon. Kung nagkamali, sorry po. Ito, panoorin natin yung mga iba pang mga manlalaro na susunod at yung sa top 10. Ito po, ito po. Ayan, ayan, sunod-sunod na po dumarating yung mga ibang mga manlalaro natin. Ito, na fishbowl pa si Rosel. Ito, ayan po, ayan po. Tingnan natin, piling-iling si Rosel. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ilagay na po natin dito yung top 10 natin.